Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Manuel, Roberto. Hallo. Hallo. Welcome in Germany. Mama, das geht doch nicht. Ja, lassen. Ich fäll es um. Today is December 20, 2020. At what time na lang ka? It's 5 p.m. It's 5 p.m. here in Germany. So 20. 5 days to go. Ah, nein, not 5 days to go. It's already 4 days to go, no? Pasko na, Pasko na. Yan, so today, i-share ko po sa inyo kung paano ko nakilala ang Mr. Ko. How did I meet my husband? Yan. So, yun, na-meet ko po yung Mr. Ko sa Pilipinas, no? Kasi hindi po kasi ako mahilig sa mga alam mo na mga dating site. At saka nung time kasi na yun, hindi kasi ako naghahanap ng mapapangasawa ba. So yun, na-meet ko yung Mr. Ko sa Pilipinas, dun sa Cebu, dun sa amin. Na nagkasakay kami sa yung parang V-hire dun sa amin sa SM City, Cebu. So, yun. Nung araw na yun, pauwi ako sa amin, sa Lapu-Lapu. Tapos, yun, nakapila ako dun. Ako yung naunahan sa pila kasi gusto ko that time na dun ako sa front seat o upo. Asa kayong mister ko, yun, papasok na kami sa van. Yung mister ko, hindi siya nakapila, guys. Diretso lang siya. Diretso lang siya sakay dun sa front seat ba? And then yun, nung pasakay na din kami yung mga nakapila, dun ako sa front seat kasi ako yung nasa in front ng line. Kaya dun, ito yung sa driver, ito yung mister ko, ako dun sa gilid. So, ang ginawa ko, nakipag-swap ako pa kasi yung nasa left kasi, ano kasi yan, kunti lang yung space ba? Asa kayong mister ko, matangkad kasi, kaya para kung naawa ba dun sa posisyon niya, kaya nakipag-swap ako, sabi ko, ano tayo, swap tayo dito ka, saka dyan ako kasi, ano kasi siya, parang hindi kakasya masyado ba, kaya yun, nakipag-swap kami, and then afternoon, wala na, yung, nagta-travel na yung V-hire, hanggang sa kunting usap, and then yun, binigyan niya ako ng ano, calling card. At sa kanong time din kasi noon, part na kasi din yan sa trabaho ko na mayroon akong calling card kasi po ako po ay sa sales pa. Di ako din nagbigay din ako ng calling card sa kanya. So doon na yun nag-umpisa yung aming istorya. So, nung time talaga noon, hindi talaga ako naghahanap ng yun yung makipagrelasyon ba. Kasi nung time na yung busy talaga ako, nagwo-work ako, at saka nag-aaral ako ng masteral. At saka nung time na yun, maraming taga akong ginagawa. Kaya lang, nung time na nag-communicate na kami ng mister ko, so yun, makaka-relate ako sa kanya at siya rin makaka-relate sa akin. So, kaya yun, naging magkaibigan kami. So, hanggang dumating ang time na nanligaw siya. Nanligaw siya ba? So, nung una sabi niya gusto daw niya ako. Ako naman, hindi na yun new para sa akin ba na magsasabing gusto kita. And then after naman yan guys, mawawala lang, di ba? So hindi din ako assume. So sinabi niya sa akin gusto kita, kung pwede bang ligawan. Sabi ko, well, okay lang. Ligawan. So nung time na yun,
Wala talaga akong plano ba? And then hanggang sa prosigido talaga siya, ligaw sa akin. Nung first talaga no, na nagbigay siya sa akin ng bulaklak ba? Sabi niya sa akin kung okay lang ba na bibigyan niya ako ng bulaklak. Sabi ko no, wag kasi gusto mong pumunta dito sa lunch break. Sabi ko ayokong makita ng mga kasamahan ko sa trabaho na magdadala ako ng bouquet. Ganun ba? Sabi ko, no, ayaw ko, wag yan. Sabi niya, wag ka mag-alala, itatago daw niya. So, yun. Binigyan niya ako ng bulaklak. Pero hindi talaga makita ng tao na bulaklak yun. Doon kasi sa amin, sa Lapu-Lapu, doon kasi nagbibinta doon sa may tapat ng ano ba, ng church, may nagbibinta kasi ng mga bulaklak. Tapos afternoon, 'di ba, irarap yan ng newspaper. So yun. Kung ano mo guys, ba na nangiligaw yung foreigner na nagbibigay sa iyo ng bulaklak na nakarap sa newspaper, 'di ba? Ang cheap. Pero ako, wala yung para sa akin kasi ayoko kasi yung magdabit-bit-bit ka ng mga buki ba. Para sa akin, parang nahihiya ako dun sa mga samahan ko sa work, kaya ayaw kong malaman na may naniligaw ba. Kaya yun. Tapos yung paper, yung ano, yung ang tawag niyo, yung newspaper, nakaano pa yun, nakasarado ba, na hindi talaga makikita na nabulaklak yun. And then sa baba nun, meron siyang binigay na image ng Mama Mary. Kaya yun, tinanong niya ako kung okay lang ba sa akin, nagustuhan ko ba? Of course, nagustuhan ko yun guys. Uy, kasi ako katoliko naman ako. Saka, devoted din ako na katolik ba? Kaya sabi ko, oo, ang ganda nga. Wala pa kasi ako niyan. Maganda yan para magta-travel ako. Na nasa ano ko ba? Nasa bag ko. Kaya yun, doon na nag-uumpisa yung story namin. At saka, nung time talaga nun, wala talaga akong gusto sa kanya. Wala, hindi ko talaga naisip noon kasi priority ko talaga yung makapagtapos ako ng masteral ko. So yun, nung nasa office na ako, binuksan, sinilip ko yung newspaper ba na may bulaklak. Halaka, yellow yung bulaklak na ibinigay. Pagkatapos nung nalaman ko na yellow guys, kinabahan na ako. Alam niyo ba kung bakit ako kinabahan? Kinabahan ako kasi nung time kasi na nasa college ako, marami kasi akong kakilala na mga sawi sa pag-ibig ba? Yung mga nagpapakasal na hindi nag-work at saka yung nagkahiwalay ba? Na ano talaga yun sa isip ko? Sinabi ko talaga, Lord, napakakomplikado naman ng storyang yan. Kaya kung ako, kung yung vocation na ibibigay mo sa akin ay mag-aasawa ako, ayokong magkamali. Sabi ko, kung gusto mo na magkaroon ako ng asawa, gusto ko yung galing sa'yo. Kaya lang, hindi ko naman alam kung ano at si sino ba. Kaya, kung pwede manghingi ako ng sign, Lord, kung sino yung lalaki magbibigay sa akin ng 9 yellow na bulaklak, yun na yung sign yun. Yung lalaki na yun ang ibibigay mo para sa akin. Kaya ako kinabahan nung sinilip ko yung bulaklak kulay yellow. Kaya pagdating ko talaga sa office, no? Sa upuan, upo ko. Tinanong ko pa yung bulaklak. Bibilangan ko kaya ito, hindi. Kaya yun. Inopen ko yun guys at saka binilang ko. Anong binilang ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nashock talaga ako. Sabi ko, hindi. Binilang ko ulit. 9 talaga siya. 9 yellow roses. Noong time yun talagang kinabahan na talaga ko. Sabi ko, loko-loko to. Hindi to totoo. Sabi ko, denial pa talaga ako nung time na yun. So yun, parang binabaliwala ako yun guys. No? Kaya yun, nung naliligaw na siya sa akin, nagmamalita talaga ako. Kasi malita talaga. Inaaway ko yan lagi. Kasi tinitingnan ko kung hanggang saan ba. Kasi alam ko naman, pag magmamalita na yung babae, magi-give up na yung lalaki. So, yung ganun. So, after nun,
Kailan ba yun? Yung time na yun, no? Yung mayroong parang sign na ba? Simbang gabi din kasi noon. So, yung simbang gabi, hindi ko talaga hinila na magkaroon ako ng asawa. Wala akong wishes pag nagsisimbang gabi ako. Nakumplito ko yun, pero hindi talaga ako nanghihining. It's my time na nagre-reflect talaga ako doon sa natanggap ko na bulaklak ba. Kaya, yun, little by little. Sabi ko talaga, kung siya talaga ay para sa akin, titingnan natin, no? Titingnan natin kung hanggang saan, hanggang kailan siya manligaw. Kaya naman ako, pakipot, nagmamalita. So, nung time na yun, guys, na may Sunday, na talagang urgent, gusto siya magkipagkita sa akin. So, hindi ko makalimutan, nakita kami sa Carlos Batcher, dun sa Lapu-Lapu. Nung conversation na yun, hindi ko talaga makalimutan. Kasi may sinabi siya sa akin, ang sabi niya sa akin, may panaginip daw siya. Ang panaginip niya ay natakot siya ba kasi meron daw akong ibang lalaki. Sabi niya after daw noon, hindi na daw siya makatulog. Sabi niya, para bang hindi na siya mabubuhay nang wala ako. Ako naman pag mga ganong usapan, no, hindi naman talaga ako naniniwala sa ganyang mga sabi ng mga lalaki. Pero nung time na yung guys, iba yung feeling ko ba nung tinignan ko yung mata niya, para siyang naluluha. Ako naman na nakikinig, para talagang kinurot yung puso ko ba. Para ako natamaan, nasabi ko talaga sa Lord, ano ba talaga ito sa isip ko ba? Lord, ano ba talaga ito? Naguguluhan na ako ba? So yun talagang sinasabi guys, pag kayo talaga ang tinadhana, no? Pag talagang tinitira ka na ni Cupido, kahit ayaw mo, yun na talaga yun, no? Makaka-feel ka talaga ng iba. So noon, sabi ko, okay, total, matanda na ako. Tingnan natin kung hanggang saan, no? Yung plano ko talaga, sige, hindi ko na ito patatagalin. Pag nagdidiman ako sa kanya, pag dapat, ano kami, kasama kami mag-celebrate ng Pasko. So yun, agree siya. Sa kasinabihan ko rin siya, after ng New Year, wala na akong time sa'yo. Wala akong time sa'yo kasi nung time na yun, gusto kong maging serious sa pag-aaral ko kasi February, no, not February. February ba yun or January? Basta mayroon na akong coming na final ba mag-oral. Revalida na ako at saka mag-comprehensive exam. Kaya gusto ko mag-focus akong mag-study. Char. Study, no? Kaya yun. Akala ko sa isip ko, guys, hindi talaga kami magkakasama ng Pasko. No? Kasi may lakad din siya ba? So, akala ko din talaga na wala. Hindi kami magkakasama. Alam mo ba anong ginawa ng mister ko? Sabi niya, magsasama tayo sa Pasko at saka magbubuk tayo ng ano man tawag nun? Ng kung saan kami daw pwedeng magkunting vacation ba para daw sa birthday ko. Kaya yun, nagpabook ako. Meron kasi akong kakilala na taga south part ng Cebu. Meron din kasi beach doon na maganda. Kaya doon ko siya dinala. Pero nang time niya yun, parang akala ko talaga hindi yung matutuloy. Kasi nung mga time na yun, lagi ko talaga siyang inaaway. As in, inaaway ko talaga siya lagi. Hindi kami ha, pero inaaway ko siya lagi. No, parang test na yun ba? Kung hanggang kailan siya, pero hindi talaga siya sumuko. Hanggang sa nung Pasko, talagang nagkasama kami ng Pasko. Yun guys, nagkasama kami ng Pasko. Nakakatuwa din dun kasi yung regalo namin sa isa't isa, pareho. Binigyan niya ako ng necklace, napakalaking puso, no? Puro diamond. At ako naman din, binigyan ko din siya ng necklace. It's a Chinese character. Ang meaning pala nun is love. Kaya nga, yun ang bibigay ko kasi wala na, nagustuhan ko na rin kasi siya. Kasi nung time na ano ko siya eye to eye ba, na-realize ko, guwapo pala din itong taong to.
Ang gata pala ng mata, ang gala ng ilong. Kaya yun, parang nagkatugma. Basta yun, official na naging kami, December 25, 2013. At saka nung 26, nag-ano kami, nag-vacation ng kunti, ng mga 2 days lang ba? Hindi ko din akalain na mag-propose din pala siya sa akin sa birthday ko. 30 years old na ako noon. Kaya yun, na-shock ako. Tapos natawa ako kasi yung ring na ibinigay niya kasi guys, napakaganda ba? Napakaluxurious. Mamahalin talaga yun. Kaya sinabi ko talaga sa kanya na, naku, sorry ha, hindi ko naman yan masusuot kasi pag ito susuot ko, yung trabaho ko kasi, nag-filled ako, lagi ako nagko-commute, baka maputulan ako ng daliri, kaya baka ma-snatch, o baka anuhin ako ba, tulison, sa Bisaya ba. Kaya ang ginawa niya, doon sa lugar na yun, kasi province yun, walang mall, pero merong jewelry shop. Kaya doon sa jewelry shop, naghahanap kami ng mga... Yeah, hi. Kaya ako makan. So yun, nung pumili na kami, pinapili niya ako. Kasi nga yung engagement na yun, medyo maluwag din, bayaw ko. Saka yun, pumili kami ito. Ito yung ano ko, yung gold na to. Yun ang binigay niya sa akin. Yun ang sinusuot ko, guys. And then hanggang sa, yun, tuloy-tuloy. Hanggang sa mga time na, I think January 9, noon na kasi nangungulit na kasi yan sa akin na doon na daw ako titira sa kanya ba, may bahay kasi siya doon sa Pilipinas, doon din kung saan din ako lumaki sa Lapu-Lapu City. Meron kasi siyang nabiling bahay doon kasi nga gusto niya talaga niya magkaroon ng isang pamilya. Kaya yun, sabi ko parang at first parang hindi pa, pero Sabi ko, no, total, ikakasal naman na ito kami. Pumayag na ako sa, ano niya, yun, January 9 ata, yun, January 9 ata akong pumunta na, o mga January 15, nandun na ako, nakatira sa kanya. So, nung time kasi noon, doon na, basta doon na yun. So, yung mga time na yun, yun na yung mga time na, doon na talaga makilala, guys, no, yung tao pag ano ba, nasa isang bubungan na kayo, isang bahay na kayo nakatira. Of course, may mga away, mga misunderstanding, pero kayo talaga. So yun, yung mga papers namin sa kasal namin, siya po ang nag-process lahat. Hindi siya nag-ano ng mga agency. Siya talaga, siya ang pumunta ng City Hall, kahit pati mga papers ko, siya po yung nagpa-process nun. Kaya sa hanggang sa, kinaksal kami ng March 19, no, 19. Pero before ng kasal namin, no, nagpa-process pa siya, marami din talagang mga trials. Kasi ako, nag-aaral ako para sa aking comprehensive exam at saka sa, ano ba yun? Sa orally valida, no? Pero at least, yes! Na-achieve ko lahat, na kaya ko, nakapasa ako, nang walang problema. And then, ano pa ba? Asaka yun, ano guys, nabuntis ako. Nabuntis ako agad. Kasi nga, yung time kasi noon, alam ko naman kasi gusto ng mister ko na magkaroon ng anak. Kaya sabi ko, alam ko na, I hope na hindi kayo magja-judge, no? Sabi ko talaga sa sarili ko, mabuti naman siyang tao. Bakit naman hindi? Asa ka ikakasal na kami ba? Kaya lang, of course, para akong nagdalawang isip ba regarding that, what if pag hindi ko siya mabigyan ng anak? Kaya yun, nag-decide kaming dalawa na yun, yung magkaanak kami. So, nung nabuntis ako, guys, February, and then weeks lang, kasi nga siguro nung na-stress na ako sa orally valida at saka sa exam ko, nung time na pala yun, buntis na pala ako ng weeks kay Manuel, no? Kaya pala, lagi akong napupuyat at saka
parang iba na yung ano ng skin ko ba? Baka yan si Manuel, no? Matalino siguro yan kasi nung time na weeks pa siya sa tiyan ko, guys. Ano na yan? Lagi kasi akong nag-aaral ba? Baka matalino bata. Ayan. So yun, mga after na mga ilang weeks after nun, guys, na ano ako, mayroon akong rest of miscarriage, no? Kasi nag-bleeding ako. Akala nga namin na talagang mawala yung batang yan, si Manuel ba? Pero nung nag-ultrasound kami, this is March 1, birthday ng mister ko, ano siya? Buhay sa awa ng Panginoon. Kaya hindi ako nakapagtrabaho, natigil ako. Bedrest lang talaga ako. Tatayo lang ako pag iihi. Pupunta ng CR. Yung bahay kasi namin doon is up and down ba? So stay lang talaga ako doon sa ano, taas. Tapos pagkakain ako, nadalhin na yung pagkain. At in, talagang siniserve at tinitake care talaga ako ng mister ko. Doon ko talaga nakita yung pagmamahal niya sa akin at pag-aalaga ba. Kasi talagang inalagaan talaga niya ako. Pagkain, pag-inom, mga vitamins, snacks, talagang dinadala doon sa ano, sa bed na yun. Kaya sa awa ng Panginoon, na hanggang sa nagkaano kami, na nakasal kami. Kaya nung nagkasal kami, guys, siya talaga yun, ano, ng mga papers. Nagpunta lang ako sa City Hall nung ano na, nung kailangan kasi mag-seminar ba? Kaya yun talaga yung taga City Hall na si Ma'am Joy nung araw ng kasal namin. Talagang tiningnan talaga kung sino ako kasi hindi niya kasi ako nakita. Ang lagi kasi nandun yung mister ko lang ba? Tiningnan, ah, ikaw pala. Taga rito ka talaga sa Lapu-Lapu siya. Oo naman yung mga kamag-anak ko. Sinabihan talaga niya ako. Alam mo ba no? Kaya pala siguro. Ganyan yan kapusigido yung lalaking yan, yung farinir na yan. Kasi nakita ko naman, may tsura ka naman kasi. At saka, wala ka pang anak, pure kang dalaga. Sabi niya, ngayon alam ko na kung bakit talaga ang kulit-kulit niyan dito. Binibigyan pa yan ng tsokolate si Ma'am Joy para ano, mabilisan na kaming makasal. Kaya pala kasi, makita ko rin talaga na seryoso ka rin, seryoso din daw ako na tao. Kaya sino mang talagang lalaki ang di magsiseryoso sa iyo? Ang swerte niya kasi dalaga daw ako. Kaya yun pala, sabi tawa siya ng tawa sa akin. Kaya yun, nakasal kami March 19, 2014. Yan po. So medyo mabilisan yung kasal namin, guys, kasi hindi talaga ako nakapag-prepare dahil nga sa sitwasyon ko. Yung mister ko talaga ang nag-prepare lahat. Lahat ng lahat ng lahat. Kasi nga hindi ako pwede ma-stress nung time na yun. Kaya yun. So yun. Yun ang storya namin. And then nakasal din kami sa simbahan mga February 18 to 2015. Kaya yan, next vlog ko po sa inyo, i-ano ko din po yung story namin kung paano kami nakasal sa simbahan. So, yun lang po. Happy holidays and for this to go na, no? It's Christmas all over the world. Tschüss, bye-bye. Hangtod sa sunod. Tingnan nyo po itong video namin. Nung bata pa kami at mga dalaga. Sa Pilipinas. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When you dream.
please come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that